What's up mga higala? Sa video na ito ay mas makilala mo pa ng lubusan ang isang maganda at magaling na artista, isang modelo, at napakagaling kumiling sa lambot ng kanyang katawan kapag sumayaw na si Yase Prisman. Malalaman mo rin sa video ito kung gaano na siya kayaman at siguradong magugulat ka sa hilig niyang bilhin ng kanyang yaman. Pero bago yan ay malalaman mo muna ang maikling kwento ng kanyang buhay kung paano niya naabot ang buhay niya ngayon. Kaya panoorin lang hanggang dulo ang video ito at ako na ang bahalang magkwento sa iyo dahil ako si Kuya Ki. Si Yase Prisman ay pinanganak noong May 11, 1995 sa British Hong Kong. Siya ay may buong pangalan na Yasmin Isabel Yasto Prisman. Ang kanyang ama ay isang British na si Ronald Prisman. Ang kanyang ina naman na dating OFW na si Belcida Loran Yasto ay taga Isabela. Si Yase ay lumipat dito sa Pilipinas noong 6 na taong gulang pa lamang siya at lumaki sa pangangalaga ng kanyang ama dahil ang kanyang mga magulang ay naghiwalay noong bata pa sila. Siya ay may 4 na mga kapatid at lahat ay mga babae na kung saan ang 3 dito ay mga kapatid niya sa ama na sina Abby, Kara at Shuban. At ang kaisa-isa niyang buong dugong kapatid na kaniyang bunso ay si Isa Prisman, na isa ring modelo at artista na gumanap sa mga pelikulang Talk Back and You're Dead, Chain Mail at Camp Sawi. Sina Yase at Isa ay pang-pangatlong pamilya na ng kanyang ama na pumanaw ng dahil sa katandaan noong February 6, 2020 sa edad na 90. Si Yase ngayon ay nakilala rin sa industriya ng showbiz dito sa Pilipinas bilang isa sa napakamahusay sumayaw. Talagang mapapawaw ka sa galing at lambot ng kanyang katawan kapag humahataw na sa sayawan. Ayon sa kanya, bata pa lamang siya ay mahilig na siyang sumayaw at namanan niya ang pagkahilig sumayaw sa kanyang ama. At palagi silang sumasayaw ng kanyang ama noon. Pangtanggal stress niya rin ang sumayaw dahil masaya siya kapag sumasayaw. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang buhay pag-ibig niya dahil hindi kumpleto ang videong ito kung hindi tayo makikitsismis sa kanyang love life. Si Yase noon ay nagkaroon ng relasyon sa isa ring artista na makikita sa GMA Network na si Seth Kadayuna. Sila ay nagkasama noon sa isang indie film na Kaleidoscope World. At habang ginagawa ang proyekto ay nagkaibigan ang dalawa at nagkaroon ng relasyon. Ngunit, hindi rin nagtagal ang kanilang relasyon dahil bago matapos ang ginagawa nilang pelikula ay nagkahiwalay sila. Ang dahilan ay ang sinasabing third party at ang sangkot ay si Andrea Torres na kasama ni Seth noon sa show na Bubble Gang, pero itinanggi ito ni Seth. Ngayon naman ay ang isang lalaki na palaging naiugnay sa kanya ng mga fans ay si Coco Martin. Pero inamin ng dalawa na wala silang relasyon kundi isang magkaibigan lamang. Ayon kay Yase sa isang interview kung bakit wala pa siyang iniibig sa ngayon, ay para sa kanya dapat ang pag-ibig ay sa tamang tao. Para hindi masayang ang pag-iibigan ninyong dalawa na mauuwi lang sa wala. Kaya walang karelasyon si Yase ngayon dahil ayaw niyang masayang ang kanyang pag-ibig na ang huli ay maging sugatan lang ang kanyang puso. At focus muna siya sa kanyang karera sa showbiz sa ngayon. Ngayon ay mas makilala mo pa siya ng lubusan dahil sa 4 na katotohanan sa kanyang buhay. Ayon sa kanya nung in-interview siya, ang una, siya ay matakaw sa pagkain. Pero sa nakikita niyo, siya ay sexy pa rin dahil yan sa kakasayaw at ehersisyo niya. Pangalawa, ang gusto niyang toothbrush ay hindi yung soft o malambot. Gusto niya matigas o katamtaman lang. Iba rin kasi ang matigas. Pangatlo, mahilig siya sa swimming at boxing. Pangapat, may trauma siya sa pusa kaya hindi siya mahilig sa pusa. Dahil nung kabataan niya ay nakagat siya nito sa braso at dumugo. Kaya takot na siya sa pusa. At ito pa, dagdag kalaman tungkol sa kanyang buhay. Tuwing karawan niya ay ginaganap niya ito sa mga charity foundations. At noong 2019, siya ay nagbigay saya sa 2 charity foundations ng mga kabataan. Kasi para sa kanya, masaya siya sa kanyang karawan kapag may napapasaya siya. At taon-taon niya po iyon ginagawa. Itong taong ito, 2021, sa kanyang karawan, siya ay namigay ng mga pagkain, vitamins at gamit pang ligo ng mga 200 aso sa isang foundation ng mga ligaw na aso sa Bulacan. Para sa kalaman ng nakakarami, isa si Yase sa artistang mahilig mag-alaga ng aso. Marami po siyang mga aso sa kanilang bahay.
Isa sa mga aso niya ay ang American Bully. Iba rin kasi magmahalang aso, napakaloyal sa amo, di gaya ng kakilala mong tao, na mabilis makakita ng bago. Tungkol naman sa kanyang karera sa showbiz. Siya ay naging commercial model noong siya ay 6 na taong gulang pa lamang. At unang umarte sa telebisyon noong siya ay nasa edad na 11 bilang Batang Luisa sa teleseryeng Gulong ng Palad ng EBS-CBN. At simula noon siya na ang bumubuhay ng kanyang pamilya dahil matanda na rin ang kanyang ama sa panahong iyon. Sa taong 2009, siya ay pumirma ng kontrata sa Viva Artist Agency at nagkaroon ng kaliwat-kanang proyekto. At naging regular sa GMA Network bilang isang female dancer sa SOP. At dahil sa husay niyang sumayaw, siya ay binansagang Princess of the Dance Floor ng parte Pilipinas. Siya ay lumabas din sa mga ilang programa sa TV ng GMA tulad ng Adik Sayo, Sana Ngayong Pasko, Illumina, I Love Sabado, Time of My Life at marami pang iba. Ang huling proyekto niya na nagawa sa GMA ay ang teleseryeng Princess in the Palace noong 2015 bago ito lumipat ng ibang network. Noong 2016, siya ay naging host muna ng Born to be a Star ng TV5 bago ito sumali ng Pinoy Big Brother Lucky 7 Celebrity Edition ng EBS-CBN. Ayon kay Yasi, ang pagsali niya sa PBB ay nagbigay sa kanya ng malaking break sa show business at nagkaroon ng kaliwat-kanang endorsements. Naging regular sa ASAP at naging isa sa leading lady ni Coco Martin sa long-time teleserye na Pages ang Probinsyano. At dito mas lalong nakilala pa ng husto si Yasi Prisman at nagkaroon ng ilang milyong tagahanga. Si Yasi ay nagkaroon rin ng mga pelikula gaya ng Twin Academy Class of 2012, si Agimat, si Inting Kabisuti at si Ako, Dayari ng Pangit, Talk Back and Your Dead, Felix Manalo, Girlfriend for Hire, Camp Sawi, Ang Pambansang Third Wheel, Para sa Broken Hearted, The Mall, The Merrier. Sa kanyang height na 5 feet and 4 inches at may magandang katawan, kaya hindi nakatakataka na mapasama siya sa 160th woman ng FHM Philippines. Bilang isang artista, hindi ka matawag na magaling na artista kung hindi ka pa nanalo ng acting awards. Siya ay nanalo ng mga awards gaya ng Most Promising TV Actress of the Year at Best TV Supporting Actress. Ilang beses na rin siyang nanalo ng awards sa kanyang pagiging mahusay sumayaw. Ngayon ay malalaman mo na kung gaano kayaman si Yasi Prisman. Sa isang magaling na aktres at nagkaroon ng maraming proyekto, mapatelevision man at pelikula, at nagkaroon rin ng kaliwat-kanang mga endorsements, ay malaki-laki na talaga ang kinita ni Yasi Prisman sa showbiz. At ayon sa topplanetinfo.com, ang estimated net worth ni Yasi Prisman ay umabot hanggang $2.5 million. Or kapag sa piso, ito ay aabot hanggang 125 million pesos. Ngayon ay puntahan naman natin ang isa sa napuntahan ng kanyang yaman, ang kanyang bahay. Si Yasi ngayon ay nagpagawa ng kanyang pinapangarap na bahay at malapit na itong matapos. Ito ay dinisenyo ni na architect Jason Abustan at Anne Loren Abustan. Siya ay may napakagandang bahay bakasyonan din na makikita sa Lake Scogog sa Central Ontario, Canada, na talaga namang napakaganda at relaxing ang tanawin. Mayroon din siyang negosyo sa isang napakagandang isla ng Siargao. Ito ay ang Resto Bar na Zicatela Siargao na pinagawa niya noong 2019. Ngayon ay malalaman mo rin ang isa pang napuntahan ng kanyang yaman, ang kanyang mga sasakyan, na siguradong magugulat kayo sa sobrang hilig niya sa mga sasakyan. Ngayon ay unahin natin ang sasakyan na ginagamit niya sa trabaho, ang Hyundai H350 na may halagang 2.7 million pesos. Ito ay pinakustomize niya para mas nakaka-relax sakyan at nakaka-relax tambayan. Siya ay mayroon ding Jeep Wrangler Rubicon na may halagang 3.3 million pesos at ito ay pinakustomize niya rin ang loob nito.
Siya ay mayroon ding Toyota FJ Cruiser na may halagang 2.1 milyon pesos. Mayroon din siyang Ford Mustang GT Convertible na may halagang 3.7 milyon pesos. O diba? Kakaiba talaga tong si Yase para sa isang napakagandang babae pero iba ang hilig. Kasi sabi niya sa isang interview, mahilig talaga siya sa mga sasakyan at lalong-lalo na sa mga sports car. Kaya hanggang dito na lang muna mga higala at maraming salamat sa inyong panunood. At para sa mga bago pa lamang sa channel nito at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pero gusto niyo ang ganitong ori ng videos, please click lang po ang subscribe button at ang notification bell para palagi kang updated kapag may bago kaming videos na nai-upload. Maraming salamat po, always be safe and God bless you.